Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV. At ngayon gagawa tayo ng isang Poco phone, no? Ang problem nito is Qualcomm mode only sa cell. Natanggap kayong gento, no, Qualcomm mode, unang-unang yung sasagi sa isip nyo is JTAG, no, nakaka-review. So, pinadaanan ko siya sa JTAG, dinetect ko siya, and ayun, ganun pa rin, Qualcomm mode pa rin. So, ang pinaka-problema talaga ng unit na ito is etong pinaka-charging ano niya, charging IC. Ito. Ayan. Ito yung IC na yan, oh. Yan. Kasi kasama yan yung USB controller. So kung may pamalit kayo, mas mainam, palitan nyo. Yung sa akin kasi, hinapyawan ko lang to ng init. Ano tayo dyan? So, ang gagawin mo lang dito is yan. Ginawa ko lang dyan, dito, set mo yung iyong hot air, yan, kita ba, yun, tapos itong part na to, painitan mo lang, pero kung mas mainam, kung may pamalit ka, para iwas ba ako dyan, so mga, kung 400 yung inyong init, mga 20 seconds lang, or 15 seconds, no? Kung kaya nyong 1 minute, edi gawin nyo. Ayan. Ito na. Napag-aralan ko lang to kasi kanina, kahit anong JTAG ko rito, mga ka-review, is ganun pa rin siya, no? Punta na para akong may pulbo sa mukha. Hindi naman ako nagpupulbo. Ayop tong cellphone ko na to, ah. Unas mo na. So. Kahit anong JTAG ko sa kanya, is hindi talaga siya nabubuhay. Na-Qualcomm mode lang talaga siya. Ang model ng phone is Poco M3. No? And may na-encounter na kasi ako na ganito dati, yung Poco F1. Please, ganun din siya. Na kahit anong tawag dito, kahit anong gawin ko, is ganun at ganun pa rin yung nangyayari. So, dahil umokay pa naman siya rito, sana wag mag-back job, no, mga ka-review, is itinuloy ko pa rin siya. So, ginawa ko pa rin. No? And pag-aaralan ko muna siya bago ko i-release. Ganun naman talaga ang kailangan natin gawin. Eh. Bago natin i-release yung isang unit, no, mga ka-review, is kailangan meron talagang testing. Ngayon na lang kasi nauso yung gusto pagkagawa, kuha agad. Pero dati talaga, meron talaga tayong yung old school na tinatawag nating procedure is nagseset talaga tayo kung ilang araw magagawa yung unit. Tama po ba? No? Kasi dati, pag may nagpagawa sa amin, minsan ginagawa namin, lalo na kung hardware, is 5 days, 7 days, para kasama na yung pagte-testing sa kanya. So, nakailang ano na ako dito, salang. No? Kahit isa lang mo nang paulit-ulit siya sa JTAG, negative talaga mga ka-review. So, try natin, ha. So, ayan mga ka-review. Qualcomm mode lang to, no? Kung ano-ano pinagagawa ko. No? Nawala sa isip ko na kasama nga rin pala yung boot room o yung pinaka USB port doon sa IC na yon. Doon ngayon ako nalinawan. Nung una kasi sa Poco F1, hindi ako nalinawan noon. So, yun yung nirehit ko, mga ka-review. Pakita ko lang sa iyo uli, ha. So, pwede nyong gamitin dito. Kung meron kayong ano bang pwede yung pang-init? Hindi kasi pwede yung blower, eh. Pwede, ano, plancha. Yun. Pero kailangan siguro mga 1 minute lang siguro kung sagad, no? Pero ano yun, ha? Take your own risk yun kung gagawin nyo, ha. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero mas mainam,
sumangguni kayo dun sa talagang expert, sa mga technician, mga ka-review. Huwag nyo isaalang-alang sa mga kamay nyo yung paggagawa ng cellphone nyo, lalo't lalong hindi nyo alam kung ano, no, kung tawag dito, kung talagang hindi mo alam yung takbo ng circuit sa loob ng motherboard. So, mamaya, pakita ko uli ah. Mamaya, sa editing, lalagyan ko na lang siya ng tawag dito. Lalagyan ko na lang siya ng close. So, ayan mga ka-review, ayan. So, eto si MMC, tinanggal ko kanina yan. Ayan. Ilinis ko lang. And, panay ako kanina, panay ang ano ko, wala talaga, ayaw talaga. And suddenly, napag-isip-isip ko na yung IC na ito, ito lang yung nirehit ko. Inalog ko ng konti, or pwede mo rin initan lang siguro, or alog mo na rin para mas masaya. Mas kapanipaniwala ng mga ka-review. So ayan, mga, talagang, hindi naman ako nagpulbo, ba't ganito yung ano, camera to ah, magic. Wala rin mga filter, no? Kaya ayaw ko ibenta tong ano ko eh, F11. Pogi ako tignan, gago. So ayan, mga ka-review, ito. Yan. Focus mo. Lakas kasi ng nginig. Ayan, yung nakikita nyo yung IC na yan. Ayan yun. So, Qualcomm mode siya kanina. Alos maghapon na ako rito. Dinala sa akin to ni Maestro, ano, alas 12. So, nagmumukha na akong tanga. Gusto ko ng iba to kasi kahit anong gawin ko, Qualcomm mode pa rin. Medyo nabulol, no, mga ka-review. So, I decide na initan ko, hindi muna yung AMMC. And naalala ko dun sa ginawa ko dati sa Poco phone, is in-apply ko siya sa kanya. And then, hindi naman nabigo ang ating lingkod, no? Ang inyong lingkod. So, ayan. Charging na. Kanina, Qualcomm mode lang. Deadboot siya, halos talagang wala. Kasi minsan sa amin, mga ka-review, kapag nade-detect siya ng computer at ng Qualcomm mode, ibig sabihin, may problema yung boot niya. Ibig sabihin, sira yung pinaka-program niya, no? Hindi naman kasi natin madadala siya sa program kasi manghihingi ito ng MI account, no, mga ka-review. So, ang madalas talaga namin gamitin dito is pang JTAG. Kumbaga, nakarekta sa IC yung mga wiring. Makikita nyo naman doon sa ibang mga nireview ko rin, mga ka-review. So, yun. And the result is, tignan natin kung gumagana to. Hindi gumagana yung ating result niyan is yan, ka-review. So, yun. Hanggang dito na lang yung aking video, no? At sana may natutunan kayo.